Balikan mo sinasabi sa akin ni Jesus na huwag kang matakot. Dapat tayo maging matakot sa ating pananampalataya sa Diyos. Dapat tayo patuloy na magtiwala sa Diyos. Dapat tayo lumapit sa Kanya. Walang dapat ikatakot. Bakit? Ito ay dahil ang katapusan ng panahon ay nangangahulugan ng tagumpay ng Diyos at ng Kanyang kabutihan. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay mamayan. Ang Diyos na pumuno at panghahari. Siya ang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Kung ang katapusan ng mundo ay humandog sa matakot at matakot, ito ay nagpapakita lamang na aking buhay ay hindi matugma sa buhay ni Jesus. Kaya ngayon, na panahon para patuhin natin ang buhay bago tayo mabubusan ng oras. At ang talaga, ang ating Diyos ay isang mapagmahal na Diyos na lalim ng nanais ng kaligtasan at kaligtasan ng Kanyang tao. Sinasabi sa amin ni Santa Teresa ng Avila, huwag kang mawalan ng kambala sa iyo, hayaan kang walang matakot sa iyo, at lahat ng bagay ay lumilipas. Diyos ay hindi nagbabago. Ang pagkatyaga ay makakamit ng lahat ng bagay. Ang sinumang may Diyos ay walang pagkukulang dahil ang Diyos naman ay sapat na. Kahit na nagkakitong bakram na muling panahon tulad ng mga pagkawasan at mga sakunan, pag-uusin at pagkakamulong, palagi kay katiyakan kay Jesus. Ano ang umasyuran sa akin ng aking Panginoong Jesus? Una, laging may pag-asa. Laging may pag-asa mula kay Jesus. Sinasabi ni Jesus, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa aking ngunit walang anumang buhok sa inyong ulo ang masisira. Oo, may panghihina. Ngunit sa huli, tayo ay magiging mamamayari para sa Diyos. Biktima tayo, pero sa huli, tayo ang manalo. May mga pagsubo, pero sa huli, tayo ay magpatagumpay. Laging may pag-asa mula sa Diyos. Masisiraman tayo, pero tayo rin ay pagpapalangin ng Diyos. Sa kabila ng ating mga sakripisyo at pagdurusa, ay ilagay natin ang aming pag-asa sa Diyos. Sa kabila ng sakit at problema, kumapit tayo lahat sa Diyos. Diyos naman ang ating pag-asa at ang ating gantimpala. Pangalawang asyuran sa atin ang ating Panginoon, laging may tulong mula sa Diyos. Sinasabi sa atin ni Jesus, sapagkat ako mismo ang magbibigay sa iyo ng kabuluhan sa pagsasalita na lahat ng iyong mga kalaban ay walang kapangyarihan na labanan o bawal o pagulabanan sa ating pag-inibaba. Hindi tayo mababayaran ni Jesus. Hindi tayo mababayaran ng Diyos. Ang Diyos ay laging kasama natin. Lagi tayong magtulungan
doon ang mga bagong usig ay nahalaan para sa mga sumusunod kay Jesus, ang banal na konveksyon at tulong.